Ano yan, boy? Eto, tangin na sobrang bangis na itong kwento na to. Kaya sa Japan, meron silang ginawang robot na nakakahuli ng mga magnanakaw. Hindi yan yung Gundam. Hindi ito yung Gundam, pre. Yung Voltes 5, ha? Puta, sobrang ganyan. Ang robot na to, ginawa para manghuli ng magnanakaw. Ay, puta, boy. Dinala sa ano? Dinala sa Spain. Oh. Spain? Sa Spain, boy. 15 minutes, nakahuli ng 15 magnanakaw. Boy, isang minuto? Ganun. Ang dami magnanakaw sa Spain. Ganun siya kagaling manghuli yung robot na gawa ng Japan. Ngayon, dinala sa Amerika. Pag nadating sa Amerika, nakahuli ito sa loob ng 30 minutes. Medyo mas mababa kasi mababa yung rate ng ano doon. Oo, matatag. Ngayon, dinala sa Pilipinas. Oh, Pilipinas na naman ang kasali. Pilipinas, boy! Kasali na naman! Marami yan. Boy! Kasi mababain tayo dito. 2 minuto pa lang yung robot na nakaw na. Boy, hindi kinaya ng robot yung Pilipinas. Yung robot yung nanakaw. Maganda. Ito, pagalingan humiwa. Competition to world tournament. Mga kalaw, Japanese, French, tsaka Pinoy. Ngayon, unang contestant, Japanese. Nilabas yung ano niya, samurai niya. Paglabas niya ng samurai niya. Yung langaw, boy. Bumagsak. Putol yung pakpak. Palakpakan ni mga tao. Sabi nung French, ito pa ka, sabi ng friends, nilabas ngayon yung espada niya. Oo. Ang ano, pinaputang ina, boy, naputol yung ulo ng langaw. Oh. Palakpakan yung tao. Magmagaling ka! Sabi ng Pinoy, tang ina nyo, nilabas yung nyabe. Putang ina, pagkayo. Wala, yung langaw, dire-diretso lang lumilipad pa rin. Bakit? Sabi ng mga tao, tang ina, kunin nyo yung magnifying glass niya, tignan nyo yung lamok. Tuli na yan. Ito, padugyutan naman. World competition ulit ng padugyutan. Sabi yung mga world competition. Oh. Anong year ba yan? Anong year ba yan? 1572 pa ito na panap. Nakala! Japanese boy! Oh. Tsaka ano, Japanese, French, Japanese. Kasi, siyempre. Japanese, no? Ginawa ng Japanese, sinubad yung sombrero. Puro nana yung ulo. Padirian na eh. Padugyutan. Padugyutan. Sabi ng mga crowd, yeah! Palakpakan. What the fuck? Chowri go to Skag. Orienda! Orienda! Ibig sabihin, nakakadiri daw. Sabi ng friends, what the fuck are you doing? Yun na lang yung lyrics niya. Sila ba yan? Batik yan. Yung linyahan nila. Ganun lang lagi. Putang yun lang. Ginawa. Sumuka! Parang exorcist, boy! Oh, shit! Makatakas! Sabi ng Pinoy, tang ino nyo! Uwi! Sabi niya, ginawa ng Pinoy, pinag-aalo yung ano, suka tsaka yung nana, tapos ininom! Sportsmanship eh. Na-build na nila yung sportsmanship. Na-build na, kasi magtatropa na sila. Japanese! Uy! Tsaka Pinoy pa din. Uy! Sila, sila pa din? Tropa na sila ngayon. Tropa-tropa sila. Ngayon, kasi ano nangyari, papunta silang Olympics. Kasi yung sinasakyan nilang aeroplano para mag-disgrasya. So, naiwan sila sa isang gubat. Ang kaso, yung gubat na yun, meron doon tribo. Puta, dinakip silang tatlo. Sabi nung leader ng tribo, sige, umanap kayo ng mga prutas nyo. Pinauna yung hapon, itago nyo muna yung dalawa. Sige, hapon, umanap ka ng prutas mo. Uy, dinanap yun. May nakita siya, pakwan. Pakwan. Dinala niya, haring tribo, ito po ang aking prutas na nakita. Sige, suksok mo yung supit mo. Sabi nung leader, suksok mo yung supit mo. Pag ikaw, umiling, o kahit anong reaksyon ng mukha mo, ipugutan kita. Uy, kawawa. Kawawa naman yun. Hindi pa na ipapasok ng buo. Gumanon yung ano, hapon. Pugut, sir. Puta, boy, pinugutan. Ano naman, sabay na pinaghanap yung dalawa. Ge, hanap kayo. Eh, nauna bumalik yung Pinoy. May dala ubas, napakaswerte. Napakaswerte! Ubas ang dala ng Pinoy! Sabi nung nari ng tribo, sige,
isusuksok yan sa pit mo. Kapag ikaw ay may ginawang kahit anong reaksyon, pupugutan ka ng ulo. Oh, gawawa. Tinakot yung Pinoy. Tinakot yung dami ng ubas eh. Dami mo. Iniisa-isa. Pasmut lang. Walang pagbabago sa mukha ng Pinoy. Puta yun, nung susuksok yung muli, natawa siya. Pugutan ng ulo! Pinugutan ng ulo! Yung Pinoy boy! Patay boy! Doon ako nalungkot pre! Patay yung Pinoy! Nagkita yung Pinoy tsaka yung hapon sa langit. Anong dinala mong prutas sabi nung hapon? Ubas! Bakit ka napugutan yung late lang nun? Boy, nakita ko yung prince, may dalang duro siya. Natawa ako sa akin. Nakita ko yung prince, may dalang duro siya. Putay na! Ang tutulis lang! Hindi ko may papasok yun. Maya-maya, putang ilang dumating yung prince. Tang ina prince, susuksok pa sa prince. Oo. Pangalanan natin. Oo. Na Mentos siya Angel. Oo. Mentos sa Angel. Hindi naman sila yan. Hindi sila, hindi sila yan. Nakakat ng aha si Mentos, ano? Oo. Digat na sabi ni Mentos kay Angel, Angel, tulungan mo ako, nakagat ako ng aha sa ari. Ngayon, sabi ni Angel, huwag magkakalala Mentos, tatawag ako ng doktor. Di kausap niya yung doktor, Dok! Yung kaibigan ko, nakagat ng ahas, anong kailangan kong gawin? Sabi ng doktor, kailangan mong tanggalin yung dugo, sipsipin mo yung parte kung saan nakakan. Bumalik si Angel kay Mentos, malungkot yung mukha. Ang sabi ni Mentos, anong gagawin natin, Angel? Sabi ng doktor, mamamatay ka na. Hindi niya kami sipsipin. Sipsipin mo lang naman, Jill eh. Bakit di mo kaya? Malungkot pa yung mukha. Mabiiling-iling pa. Ano sabi ng doktor, Angel? Mamatay ka na doon! Ay! Meron akong kwento! Yeah! Eto boy, ang kwento ng pabilisan lumangoy. Uy! Sino kaya kasalin dyan? Eto, may premyo to boy. 10 million. Oo boy, sa Olympics. 10 million dollars boy. Inung una pa noon, sobrang laki noon. So ngayon boy, dito medyo nalungkot ako pre. Kasi hindi kasali yung Pinoy. Alam ko na dahil parati siyang panalo. Lagi siyang panalo, overqualified siya. Ay puto. Pero basta hindi siya kasali. Itong gagawin yung pabilisan lumangoy nung sa ilog. Sa ilog na yun, napakarali ko. Pinauna yung hapon, pag-dive nung hapon. Paglapag niya pala, nilapa na agad. Oh my God. Paano nilapa? Ngayon, nilapan siya agad na buhaya. Ngayon, yung prince na. Yung prince, di na siya makapagsalita eh. Kasi nakita niya kung paano kinain eh. Na makapag-get the fuck out of here. O di na siya makaganon, bro eh. Pero wala siyang choice. Kasi kailangan niyang langoyin yun. Para sa 10 million dollars. Paglungay niya, fuck. Bandang kalabas na, nilapa siya ng mga buhaya. Nilalapa! Mamaya, yung mga tao may nakita, lumalangoy, ang bilis! Butang ina, ang bilis! Boom! Nakarating sa dulo, hinihingal pa! Sabi? Ngayon, tayo na na-determine na nila, Pinoy! Uy! Nalaman kasali ito ah! Hindi kasali boy, pero Pinoy! Dahil siya lang ang nakagawa, binigay sa kanya yung 10 million. Uy, putong ina! 10 million dollars! Siya lang pre, puto siya lang nakagawa nun! Ngayon, nung ini-interview siya, anong gagawin mo sa 10 million? Sabi niya, putang ina, papahanap ko yung tumulak sa akin! Tinulak lang siya. Kaya pala. Akala ko sumali siya. Tinulak pala. Natulak lang siya boy. Kaya ngayon, yung 10 million, ginamit niya para ipahanap yung tumulak sa kanya. Boy, meron akong kwento. Yeah! Ito, labanan pa rin to ng ano, bawat bansa. Uy, nanginginig ako dyan sa mga bansa. Alam mo, inaabangan ko lagi yan eh. Hindi siya Olympics na eh. Kumbaga parang naging jigsaw type na to eh. Ay, putang ina. Parang so? Parang gano'n. Ngayon, kailangan nilang mamili sa apat na pintuan pala yun para makalaya. Mga contestant dito, pre. Siyempre, walang iba. Japanese, French, tsaka Pinoy. Yan! Inaabangan ko yung Pinoy na yan. I love Philippines because Philippines number one. Ngayon, una, yung Japanese, pinapili siya ng pintuan. Na ano niya yung isa, yung nasa pangalawang pintuan. Shit, mga bakal. Feeling ko, barak mo to. Barak mo. Makakalaya ako. Papasok na ako dito sa pangalawang pintuan. Pagpasok niya, no, yung umiikot na ano, panghawi, panghali. Patay. Gutay-gutay, boy. Patay. Yung mga nanonood sa labas, boy. Yeah! Nagiling eh. Yeah, oo, yeah. Patay na. Ngayon,
Yung French naman, what the fuck are you doing? Uy, get down! What the fuck are you doing? Alam ko na, yung kabisado. Pinili niya, boy. Oh. Yung unang pintuan kasi nararamdaman niya may hangin. Hangin. Feeling ko ito na ang hangin ng kalayaan. Uy, hangin ng... Pagbukas niya ng pinto, puta, inabangin pala yun na sobrang lalim. Uy. Mahulog! Ang narinig na lang dun yung sigaw niya, wow! Pahinanampay na ba siya? Malalim! Si Pinoy, shit! Kailangan ko maging matalino. Oo, dapat! Kawawa na. Dalawa ka lang pintuan na pinakarap. Yung isang pintuan, tunog may sinusunog. Ayaw niya doon, syempre. Ayaw dyan. Takot yun. Yung pinain ka niya yung isa, may nagkakantahan. Uy, grabe. Nahilig niya, may nagkakantahan. Kang kakantawag kang naalon. Huwag kang naalon! Dito ako! Kawang na naman! Ang masaya eh! Sige, dito po ako! Sabi niya sa Jans, pasok niya puta, nalubog siya sa tayang! Kaya wala kumakanta yung mga tao! Huwag kang naalon! Wala nakaligtas sa kanilang tatlo! Pag umalon, tataklupan sila ng tayang! Meron akong kwento, boy! Isalba mo kami sa mga katangahan. Kwento to ng tatlong bansa na naman. Uy! Ang mga bansang Japan. Uy! Bago. France. Uy! At Pinoy. Uy! Yan na! Ngayon ko lang narinig. Ito ay kwento ni Michael John Johnson. Ito boy, abang yung Japanese, yung Prince, tsaka yung Pinoy, papunta sila sa isang Olympics. Wow. Basta pa lang ha, papunta. Oo, papunta nakabas sila. Nagsigrasya yung basta. Kawawa. Ganyan, delikado yan. Ngayon, lumabas na yung mga kaluluwa nila. Ano? Meron silang naitang parang magician doon sa gilid. Magician? Magician. Kaluluwa. Patay. Patay. Magtanong kayo sa akin. Pag nasagot ko, mamamatay ko. Kawawa. Pero pag hindi ko nasagot, maliligtas ang kaluluwa. Babalik sa inyong katawan. Mabuhay. Alay mo, madali lang. Sabi nung hapon, ako. Gusto ko mauna. Ano ang kinamatay ko sa impyerno dati? Sabi nung magician. Pumasok ka sa pintong may nangihiwa ng katawan. Magaling. Patay mo, rekta yung kalo. Hindi na nakabalik. Yung friend sa the fuck are you doing? Get the fuck are you? Mataas. Sinalis na yung abo, patay na eh. Sabi ng friend dun sa magician, sabi yung mga kalahok, sino ang pinakamalakas? Ano ba? Siyempre, Pinoy. Namatay. Nasagot siya eh. Lagi na nanalo, Pilipino. Ngayon yung Pinoy, shit, alam niya lahat. Pakuha nga ng upuan, sabi ng Pinoy. Tapos pabutasan ba? Dusan mo pa ako ah. Hindi niya binutasan, pero may kinuha siya monoblock, yung maraming butas. Kahit ano, pwede ko itanong ah. Sabi ng magician, ba't ang baho? Umutot ka no? Sabi ng magician. Ito yung tanong ko. Wala mo, sang butas ako umutot. Sabi ng magician, sa pangalawa? Hindi siya alam. Hindi siya sigurado. Sigurado. Monoblock na yung butas na eh. Sabi ng Pinoy, tanga sa butas ng puwet. Ito ang kwento ng balikbayan na si Dan. Balikbayan na si Dan. Si Dan? Sakyan? Hindi, si Dan. Ah, Dan ang pangalan. Dan ang pangalan. Wow. Si Dan, first time niya makapunta ng Amerika, boy. Ngayon, ang kasama niya, yung kumpare niya. Kasi tinakas lang siya, boy. Kumpare? Tinakas? So, yung medyo ano siya, TNT siya. Takbo ng takbo? Tago ng takbo, boy. Putang yun pala. Dahil TNT siya, hindi siya nalabas sa bahay ng kumpare niya. Binigay sa kanya yung visa na card. Tapos, sabi nung kumpare niya, Dan, bumili ka nga ng ano. Mag-enjoy ka rito sa Amerika. Pag nagkaroon ka ng problema, tumawag ka lang sa akin. Tatawag. Napagalante naman pala. Sana maging tropa ko rin yan. Ngayon, di pumasok na yung kumpare ni Dan. Sige, pasok na ako ha. Diyan na yung card ko. Ikaw na bahala dyan. Di ngayon, si Dan nagpunta ng SM. Butang. Ano may SM sa Amerika? Ano ba meron doon? SM, di ba? Walmart pala. Ano? Walmart.
Ayun! Walmart. Landers. Yan. Sige, Landers na lang. Para mas maganda pa yung nagpunta si Dan ng Landers. Ngayon, dami niya nabiling damit. Dala niya yung kotse ni kumpare kasi iniwan din yung susi. Mabait si kumpare. Mabait si kumpare. Mabait si kumpare. Mabait. Ngayon, nung nagbabayad na si Dan, tinanong siya nung ano, kasiyan, is this cash or visa? Shit! Sabi ni Dan, hinahanapan ako ng visa. Alam mo, hata na nagtatago ako. Hindi siya, kakabahan. Kakabahan. Kinabahan, shit! Tami na. Ngayon, nagmadali siya, hindi niya binayaran, umalis siya. Ngayon, sumakay siya sa kotsin ni kumpare. Nakitrive siya, ipaubos na yung gas. Ngayon, punta siya ang gasolinahan. Pagpunta niya ng gasolinahan, sabi nung nagbabantay doon, sir, pay first. Shit! Nahanapan ako ng papel. Papel na hinahanap papel eh. Papel na. TNT ka kasi. Takbo siya, iniwan niya yung kotse. Takbo siya. Iniwan. Ha? Pagod na siya, pagod. Punta siya sa iskinita. May nakita siya nga. Payphone. May nakita siya payphone. Sakto, walang tao. Tawag siya sana kay kumpare. Pagtawag niya, hello, this is AT&T. How may I help you? Shit! Sabi alam na TNT ako. Sabi niya, shit! Binaba niya. Hindi niya nang tinuloy. Ngayon, nung tatakbo sana siya, may Amerikano sa likod niya. Sabi ng Amerikano, are you done? Shit! Alam niyo po, alam ko. Tangina! Tapos medyo nag-collab siya. Nahimatay siya, diba? Kasi alam eh, na-done yung pangalan niya. Sabi nung Amerikano, be cool, be cool. Sabi ngayon ni Dan, putang ina, uwi na ako ng Bicol! Alam din na taga Bicol! Uwi na ako, uwi na ako! Doon siya bumalik. Doon siya bumalik. At yun, yung balikbayan. Yun ang kwento ng balikbayan si Dan. Meron akong kwento. Yeah! Pero siyempre, ako, boss. Hindi naman tayo laging may kwento. Nauubusan din tayo. So, nangingi ako ng tulong. Yan. Ay, puta, may tulong na kailangan na. Nauubusan na tayo, boy. So, mayroon tayong kaibigan nagpadala, si Carlo Estrada. Yan! Eto, boy. Padamihan ng anak. Uy! Ah, maganda yan! First time ginanap sa Pilipinas. Uy! Uy! Saan sa Pilipinas ginanap? Sa Araneta, boy! Wow! Puno, boy. Dami sumuporta. Sila pa din. Yung pa din mga lawak. Japanese, French, tsaka Pinoy. Uy! Ah, ano yan ah? Grabe sila. Una, Japanese. Sila lagi ah. Sabi ng Japanese. Ano mauna? Ang anak ko, 15. Uy! Dami! Palakpaka, palakpaka. Madami yun. Ngayon, sabi ng French, what the fuck are you doing? Alam niyo na yan, boss, mati niya. Ang anak ko, 30. Uy, dinoble! Dinoble! Marami naman yun! Palakpan! Palakpan! So, tayong Pinoy na. Matanga. Ay, puta, matapa nga. Kumpiyansa, may kumpiyansa tayo siya. Oo, encore. Sabi nung daddy, mga anak! Nagsigawan yung crowd, daddy! Lahat ng audience, anak niya? Anak niya lahat ng nasa audience mo. Marami yung anak niya, 20. Uwi yung Japan yung hapon, saka yung